Pinaghuhuli-ulit ang mga motoristang nagpumilit dumaan sa EDSA busway. May sinubukan pang tumakas habang ang isang natikitan na huli na rin pala kahapon. Nasa front line ng balitang yan, si Hannibal Talete. Maagang pinantayan ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang sa southbound lane ng EDSA busway sa Santolan kanina. Unang sampulan ng ambulansya na ito na bumabiyahe papuntang Taguig kahit wala namang sakay na pasyente. Napag-alamang nahuli na rin siya sa parehong violation kahapon. Doon nag-alanganin po kasi ako doon kasi puno, sir, yung paglagpas ko ng barikada. So hindi ako nakapasok. So, kaya nga bumabalik ako sa loob. Wala po tayong magagawa kung tutuloyan tayo ni sir kasi sinunod ko lang yung kaway niya. May nahuli rin dalawang motorcycle rider. Pinagilid sila para matiketan. Pero ang isa, sinubukan pang tumakas. Agad naman siyang naharang ng mga enforcer. Kasi medyo nanon kanina eh, nalanganin na ako. Pero alam niyo bawal? Apo, apo. Huli rin ang isang nagmamaneho ng kotse. Katwiran niya. Nag-overtake lang po, nagmamadali. Tanging mga EDSA carousel buses, emergency vehicles, gaya ng fire trucks, ambulansyang may dalang pasyente, at police vehicles ang pinapayagang dumaan sa busway. Pinapayagan rin ang sasakyan ng Pangulo, pangalawang Pangulo, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice. 5,000 piso ang multa para sa unang paglabag ng pagdaan sa busway. Tataas yan sa 10,000 pesos at 1-month suspension ng lisensya sa second offense at 20,000 pesos at isang taong suspension naman sa third offense. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.